Once again, welcome to our contemporary arts. I am Sir Midel, and let's now proceed to the quarter four, week two lessons. And our topic is about contemporary arts production. Okay, and we will going to focus on the local materials used in creating arts, particularly that are available in our community or in our country, which is the Philippines. Our learning competencies applies artistic skills and techniques in the process of creation. The objective is where at the end of this lesson, the learners can able to identify the different indigenous materials available within their community and apply their skills through an artwork, particularly in sculpture art form. So, at the end of this week, kailangan nyong makagawa ng isang sculpture gamit ang isang yung madaling mahanap na bagay o materials para makagawa kayo ng isang mini sculpture. But before we proceed, let's have a quick review of our previous lesson. So again, what are the six different techniques and performance practices for the arts of today? We have this minimalism, na kung saan nakapokus lang tayo kung ano lang importante. Cubism, na kung saan very sharp yung mga lines. There's a cubes that is patterned all together para makakreate ng isang figures. Social realism, it means it is an advocacy oriented. Isa siya kadalasan na paipagkita to through visual arts na kung saan hindi lang siya basta magandang tignan pero meron siyang naisip parating sa atin. Fourth, we have the found object, yung mga bagay na akala natin walang saysay ay nabibigyan muli natin ng buhay. Large scale art, yung mga bagay na maliliit ay ginagawa nating tremendous in size or sobra-sobra sa laki para siya mapansin. And lastly, the digital application art. Okay, na kung saan any art activities na ginamitan natin ng advanced technology, particularly ng computer, through the help of an application in our cell phone, and then it is a digital application art na. Now, let's proceed to our lesson proper, which are the local materials used in creating arts. Ano ba yung mga local materials na available dito sa Pilipinas para makagawa tayo ng contemporary art? First, meron tayong tinatawag na abaka. Okay, actually dito sa lugar natin, particularly sa San Luis at sa mga karatig nating bayan, hindi abundant ang abaka. Abaka is part of a banana family. Okay, pamilya ng mga banana. Okay, but yung bunga niya is hindi masyadong nakakain o hindi na-enjoy. Kaya ang mas pero ang pinaka-pinakikinabangan sa kanya yung kanyang yung stock niya. Okay, kasi yon nakakagawa tayo or nakakakuha tayo ng very rigid or strong fiber that we can able to use, okay, and creating a textile, okay, or mga tela. Kadalasan yung fiber nito, the abak fiber can have a full length up to 3 meters or at least 10 feet ang haba. So ganito ang itsura ng mga abaka. So mukha talaga siyang saging because it belongs to the family of the banana family. Okay, so kinukuha yung pinaka-stock o yung pinaka-katawan. Okay, tapos yung sa tinatawag natin dito sa Kapampangan, sepwa. Okay, and then ina-abstract nila yan hanggang makuha nila yung fiber. Tapos binibilad sa araw. Okay, and that's already the fiber or the baka fiber na ginagamit sa panggawa ng tela. Okay, tulad na lang mga na-discuss ko sa inyo nung nakaraang quarter, yan yung mga tela, or yan yung mga sinulid na nilalala o wini-weave ni na National Art, ani na Gamaba Awardee o Gawad Manlilikha ng Bayan na sina Late Lang Dulay, okay, sino pa, sina Darhata Sawabi, okay, at saka si Salinta Monon sa paggawa ng kanilang mga textile o yung mga tela nila. Okay, so na sasabihin niyo, sir, ganyan pala ang kuri ng abaka, bakit yung mga telang gawa ni na Lang Dulay doon sa mga binigay niyong presentation dati iba-iba ang kulay? It's because yung mga fiber na yan, pag pinatutuyo yan, nangingitim, tapos para magkaroon siya ng color, dinadye siya or binibigyan siya ng kulay. Okay, niluluto siya with the dye ink. Okay, tapos ibibilad siya uli para magkaroon siya ng kulay. But naturally, meron siyang ivory color. Ano-ano yung mga maaring produkto o na gawa ng abaka na pwedeng magamit pang display or maaaring pang gawin ng art o applied art, yung
maganda na tignan at mapapaginabangan pa. Okay, dapat ka-production na kagagawa sila ng ganito, mga weaves na kadalasan ginagam sa pan-decorate ng mga school projects or sa pag-aayos sa mga, for example, sa flower arrangement, basket, giveaways. Okay, nagagamit din ang abaka sa paggawa ng mga tela tulad ng barong at barot sa aya. Napakamahal ng mga tela na yan kasi hindi madali ang paglalala ng tela na gawa sa abaka. Okay, mga cloth, okay, hindi lang mga damit, pero kahit yung mga kumot ay maaaring pagmulan sa abaka. Ganoon din yung mga tali. And even bags. Okay, so marami ang magagawa mo sa abaka, kahit mga tsinelas, kaya natin magawa sa abaka. Next, we have this what we call bakbak. Bakbak is the outermost covering leaf stilk by a dabaka stalk. Ito yung pinakamatanda o pinaka-cover ng balat ng katawan ng abaka. Okay, kaya nga bakbak kasi binabakbak yung katawan ng balat ng abaka. Okay, yung pinaka-outer part, it is the flat thick silk twine and braided. It is the strong main fiber used to make an even furniture. Matibay ito na even furniture you can able to create, okay, from the bakbak. It is the outermost part of the abaka, which is the bakbak. So, ito yung katawan ng abaka. So, yan, kinukulang yung pinaka-outer part, okay? Yung pinaka-makulay, yung sa labas ng, kasi yung fiber niyan, yung nasa loob, yun ang kinukuha nilang abaka, fiber. Pero yung pinagbalatan, yung outer part, ito yung tinatawag na bakbak. Kasi binabakbak muna nila yan. Kaya they call it or they name it bakbak. Okay? Tapos, binatutuyo rin yan, tinatanggalan ng juice, tapos ibibilad sa araw hanggang mabuo yung ganitong klase ng output material. Okay, from bakbak, ano yung mga magagawa natin mga products? So, maaari tayo makagawa ng mga basket. Okay, tulad yan, bags, trays. Okay, and even furniture. Okay, yan yung mga magagawa natin from bakbak. Next, we have the bamboo. So, napakadali lang ng, hindi ko na siguro kailangan i-elaborate masyado sa inyo ang bamboo. When you say bamboo, we're referring to kawayan. Okay, bamboo is a raw material used in creating many products. It is commonly used not only for an artworks but also for construction, sa paggawa ng mga bahay, okay, textile, musical instrument, okay, mga ginagamit na sa paggawa ng instrumento, kahit weapons, furnitures, and many, many more. Okay? So, pag ginarvest yung kawayan, pinatutuyo pa yan sa araw hanggang makuha nila yung ivory color ng bamboo kasi mas matibay na siya noon kapag tuyo siya. Bamboo art, of course, we Filipino are very known talaga pagdating sa mga bamboo furnitures. Okay, nakakagawa rin tayo ng mga tray and basket dyan, mga kagamitan sa bahay tulad ng chopping board, cooking spoon, mga bowls, even cups, okay, saucer. Tapos, nagagamit din ang bamboo sa architecture and construction tulad na lamang ito. Okay, ginawa nilang panghaligi sa bahay. Okay. Materials and even musical instrument. Next, we have proceed to core. Core is the fibrous material surrounding on the fruit of the coconut tree. So, alam niyo yung nyog, yung fiber dun sa paligid ng nyog, ang tinatawag na core. Okay? So, maraming ganito, lalo sa Calabarzon area na kung saan sila ang pinaka-leading coconut production sa buong Pilipinas. Commonly use ito sa paggawa ng carpet, wall covering, doormats, and geotextile. So, for example, this is the coconut. So, yung fibrous, yung makikita yung hibla-hibla sa paikot ng coconut, okay, dun sa kanyang pinaka-hard shell, yun yung tinatawag natin na core. Okay, so iniipon yung core na yan, okay, tapos inihimay hanggang dumada na machine hanggang makabuo sila ng mga trends. Okay, so kapag nakabuo na sila ng trends, so nakakagawa na tayo ng iba't ibang mga contemporary art works from that material. So ano na yung mga art products niyan? So nakakagawa tayo ng doormat, ng twines, ng mga tali, panali, ano pa, mga colorful carpets,
Okay? Yung geotextile. Yung geotextile na yan, isang uri ng tela na kung saan ginagamit yan pang-control sa soil erosion. Okay? Kasi yan, nilalagay, for example, sa tabi ng mga wala na masyadong puno o halaman na bundok para maiwasan ang magkaroon ng landslide, nilalatag nila yan. Kasi inaabsorb ng lupa tapos tutubuan ng halaman hanggang mag-tix na yan. So it help. So tawag natin dyan ay geotextile. And marami pa tulad ng mga tsinelas, mga furniture designs, okay, mga wall design. Maaaring gamitin yung core na yan. Next, we have the nito. Ano ba ang nito? Nito is a plant belonging to the fern family. It's isang uli ng fern o ano ba tawag nito? Fern. It's a hanging plant actually. Pahaba siya. Meron siyang very thick na stem. Okay, na kung saan binabalatan lang yon at maaari na siyang magamit bilang isang paggawa ng contemporary art piece. Okay, or native art piece. Okay? So, halimbawa na lamang ito, sigurado meron na kayong nakitang artworks or kagamitan sa inyong bahay na or nagamit, hindi man sa inyong bahay, sa inyong mga lolo-lola na made up nito. Ito yung itsura ng nito. Very abundant sila actually sa Mindanao area. Okay, common yan sa paggawa ng mga lampshades, wood raised bags, and decorative display. So, yung pag-hinarvest yan, tinatanggal lang yung mga dahon. Okay, kukunin mo lang yung pinaka-stem niya. Okay, tapos babalatan lang yan at iipunin. Halimbawa, that is the stem. Pag natuyo na yan, ganyan ang itsura niya. Tapos, nilalala yan hanggang makakreate sila ng something, okay, that can be useful na maging applied art. Halimbawa na lamang ang mga tray, bags, basket. Okay, ano pa? Yan, yung mga laundry basket. Okay, sometimes even a furnitures and luxury bags. And of course, meron pa ba sa inyo ang nakakakita ng ganito? Okay? Bago pa mauso yung mga disposable plates, yan muna yung pinakanaunang nauso na plato noon. Na kung saan nilalagay lang namin yan ng dahon ng saging para maging plato namin. Okay, so that is the an example. Yung materials na ginamit dyan is yung tinatawag na nito. Next, we have the pandan. Actually, dalawa ang pandan na available o alam natin dito sa Pilipinas. May tinatawag na pandan lalaki at pandan babae. Yung pandan babae, ginagamit lang siya sa pagluluto. While ang pandan lalaki, ginagamit siya sa paggawa ng mga contemporary artworks. So, hindi pwedeng gamitin yung dahon ng pandan babae sa paggawa ng contemporary artworks kasi nabubulok siya at mabilis siyang masira. Hindi katulad ng pandang lalaki, mas rigid ang kanyang fibrous, okay, ang kanyang leaves, kaya it could last for many, many years. Okay, yung mga output na gawa sa pandang lalaki. Ang difference ng dalawa, madali lang ma-identify. Yung pandang babae is maliit, while yung pandang lalaki, ito yung mga malalaki. Actually, may tusok-tusok yan sa gilid. Okay, yung bawat dahon niya. At the same time, walang amoy ang dahon ng pandang lalaki. Hindi katulad ng dahon ng pandang babae, ma-aroma. Okay? So, ina-harvest nila yan, nilalala, tapos niluluto, binibilad sa araw, kinukulayan. Okay? Tapos, nakakagawa na siya ng iba't ibang mga produkto galing sa mga pandan. Best example na lang dyan, yung mga basket, okay, mga luxury bags, okay, sino bang hindi nakakaalam sa mga ganitong klase ng sombrero? Okay, the farmer's hat. And of course, please welcome Hadja Amina Api, one of the Gamaba or National Living Treasure na kamakailan ni Yuma o na rin sa paggawa ng very colorful na mga banig using pandan leaves. Next, let's proceed to the next material, yung tinatawag natin na rattan. Next, indigenous material. Pag sinabi natin indigenous, ito yung mga pangkaraniwang nakikita sa atin or nahanap. Okay, so rattan. Rattan belongs to a palm family. It is known for having a flexible texture which is perfect for different native display and furniture. Sigurado nakakita na rin kayo or familiar kayo sa mga ibang produkto o art products na gawa ng o gawa sa rattan. So ganito ang itsura ng rattan. Actually, spiky siya. Okay, marami siyang mga spikes.
So nililinis pa yan, binabalatan or tinatanggalan yung kanilang mga spikes. Tapos binibilit sa araw. Okay, tapos pag nagkulay golden or pag nagkulay ivory na siya, okay, then they can able to start bending it to create something that is very pleasant to look at. Halimbawa na lamang dyan, tulad ni Manong na gumagawa ng upuan. So where the outcome is, ganito ang magiging pinakaitsura ng rattan chair. Okay? Ano pa? Okay, ito yung tinatawag na rattan sheet. Ang rattan sheet, nung mga unang panahon, tanungin nyo yung mga lolo't lola nyo, nung hindi pa uso yung mga mattress o yung mga foam sheet, yan ang kauna-unahang foam ng mga Pilipino na kung saan yan yung nilalatag nila sa ibabaw ng mga bed frame para maging parang malambot na lang yung inihigaan nila. Okay? Ang tawag natin dito ay rattan sheet. Tapos, ito rin yung kadalasan rattan sheet pa rin ang ginagamit natin dito sa mga ganitong klase ng upuan. Kung tawag isang pampangan is tikwasan. Okay? Next, pati yung mga naglalaro, meron ba sa inyo naglalaro ng sepak? Yung sepak ball is made up rattan din yan. Now, let's proceed to the last materials, indigenous material, yung clay mud. Yung clay mud is clay is of natural product dug from the earth, okay, which has decomposed from rocks with the earth crust. So, it is a special clay. Hindi lahat ng putik or clay, okay, ay maaaring gawing pottery or special figures, okay, to form it such as a pot, vases, figurines, jars, and many more, okay, through pottery or sculpture works. Merong mga specific na putik or na kailangan na piliin ng mabuti sa paggawa ng ganitong klase ng mga artworks. Okay, kadalasan nagmumula yan sa mga mitabi ng mga bundok, okay, lalo na yung may mga singaw sa ilalim ng lupa kasi ang kailangan talaga dyan yung nagmumula sa pinakailalim ng lupa. Hindi pwede nasa ibabaw kasi malulusa lang yan lalo na pag napunasan o nabasa. Okay, so through clay mud, we can able to mold something, hindi lang through pottery, but also through sculpturing. Okay, halimbawa na lamang this figure, okay, na kung saan hinulma to o in-sculpture ito, gawa siya sa mud, tapos in-sprayan na lang siya. Okay, yung mga pots, okay, ay hindi siya nakita. Okay, yung mga nagtitinda ng mga paso, okay, mga balanga. Okay. Dati, nung unang panahon, yung mga banga-banga na yan, yan yung pinaka nag-consider bilang or ginagamit ng ating mga ninuno bilang mga kabaong nila o libingan, para sa kanilang mga libingan. Okay? And through mud, we can able to sculpture something. Tulad na lamang ito, inukit niya ang kanyang mukha. Okay? So, for your class assessment for week 2, all you have to do, wala kayong ibang sasagutin, but meron kayong gagawing output. Aside from the following local indigenous, ay hindi na to. Class activity tayo. As an alternative for clay material, sa lang naman natin na walang clay na mapagkukunan dito sa Pampanga. Lahat ng mga paso natin dito, okay, yung mga clay mud dito, ay nagmumula pa sa ibang lugar. So, imbes we use clay mud, okay, I am asking everyone to produce a bar soap. Okay, sige, magbabanggit ako ng brand tulad ng Perla, sabong Perla. Kasi yung sabon na Perla ng tatak, makapal, okay, malaki siya than the ordinary soap, makapal siya. Okay, ang gusto ko, at tapos napakamura lang niya, okay, for if I'm mistaken, about 17 pesos lang ang bawat isa. So, using a bar soap, gusto ko mag-create kayo ng isang sculpture dun sa sabon na yon. Aside from being a rectangular shape, I want you to create something or produce something beautiful on that soap. Okay? Kailangan i-shape nyo yung soap na yon into something na maa-amaze ako. Okay? For example, gusto mo ukutin mo siya ng isang isda, ukutin mo yung letra ng pangalan mo. Okay, it doesn't need to be complicated. Ang gusto ko makita rito is kung paano ka lumikha ng iyong contemporary art.
Okay, kailangan ang pinakportante na sa akin is malinis ang pagkakagawa. Okay, tapos masasabi kong contemporary siya or wala siyang katulad. Okay, so that will be your week 2 activity. Okay, yung nakikita nito na you have only 1 hour to create your self-sculpture, this is for my face-to-face classes. Pero para sa mga naka home study, mga naka-modular, you have week. Okay, for you to execute this week 2 project activity. So again, doon sa inyong week 1, all you have to do is isang buong papel, one whole bond paper, okay, whatever size it is, bibigyan nyo lang siya ng borders na merong cubism style. For your week 2 activity, gusto ko mag-sculpture lang kayo, hubugin nyo yung sabon na perla into something special or different or contemporary. Okay, so those two will be your output for week 1 and week 2 in contemporary arts subject. Okay, so I hope you learned something and merong naintindihan niyo yung magiging activity niyo para sa akin. And the rubrics will be the tools and materials used as long tama yung mga binigay niyo sa aking materials, which is the soap, that's already 20 points. Creativity, basta wala siyang katulad. Creative ang kanyang pagkagawa, that is 30 points. Malinis ang pagkakagawa, 30 points. At naipasa nyo ng on time. Sige, magbibigay ako sa inyo hanggang sa first meeting of May for you to able to pass your sculpture. So meron kayong more than 2 weeks para gawin ninyo yung mga output ninyo sa akin sa contemporary, okay? Kindly pass it on time. Pag nakapagpasa kayo ng on time on the first meeting of May, I will give you a perfect 20 points on that, and that is a total of 100 points. And that is the end of my week 2 lesson. This is not week 1, this is a week 2 lesson. Okay, that's all for me for the day. Thank you for listening, everyone, and God bless.